Magandang gabi po sa inyo, Dark Shadow. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang James. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na kahit kailan, hinding-hindi ko makalilimutan. Isa po akong guro sa aming magkakapatid na lalaki. Ako lang ang naiiba. Bata pa lang kasi ako. Gustong gusto ko na ang pakiramdam na nagbabahagi ako ng nalalaman ko. Yun ang dahilan kung bakit education ang kinuha ko pagtungtong ko ng kuleyo. Naging ganap na guro po ako. Una, tinanggap ko ang nag-offer sa akin sa isang malayong school sa Mindoro. Hindi po talaga kasi ako taga Mindoro. Yung tita ko po ang taga roon. Nakwento niya po sa akin na kulang daw ang guro sa paaralan na yun. Naawa naman kasi ako sa sinabi niya. Kawawa raw ang mga bata dahil sobrang napag-iiwanan na ng ibang mga subject, lalo na sa mata. Dahil sa tawag ng serbisyo, agad kong tinanggap ang hamon ng buhay ko. Lumuwas ako ng Mindoro. Noong una'y nakitira ako sa tita ko, pero kalaunan, nakaupa na rin ako ng sarili kong apartment sa bayan. Sa bayan po ako nakatira, pero napakalayo po ng school. Liblib na parte kasi, nasa gilid pa ng bundok. Hindi ko na nga mabilang kung ilang kilometro ba ang tinataha ko makapunta lamang doon. Basta kinakailangan ko pang dumaan sa ilog at hanging bridge. Tapos aakyat pa paitaas ng bundok. Kung tatanungin po ninyo ako kung mahirap, upo, sobrang mahirap. Pero hindi ko na iyon napapansin dahil gusto ko naman ang ginagawa ko. Unang taon ko lang sa school na yun, naging maayos naman. Sa pangalawang taon, mga grade 4 student ang hawa ko. Uy, Sir James! Ang sipag ah! Siya si Jessa, isa sa mga gurong naging kasabayan ko. Dahil katulad ko, bago lang din siya sa pagtuturo. Pareho kaming dalawang taon na sa paaralan na yun. Siyempre, wala pa akong academic weekly plan. Baka mamemohan ako nito. Nasa faculty room kami noong mga sandaling yun. Dalawa lang kami noon. Dahil nasa klase pa ang ibang guro, nagkakasabay lang talaga kami pag free time naming dalawa. Buti na lang tapos na ako dyan. Sorry ah, inabala kita. Hindi, ayos lang. Patapos na rin naman ako. Siya nga pala. Naging estudyante mo ba si Nino nung grade 3? Nino de la Cruz? Oo, siya nga. Nakita kong nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Oo, naging estudyante ko siya. Matalinong bata yan. Pero, eto sa atin lang ah. Ang weirdo ng batang yun. Minsan yung mga sinasabi niya sa mga kaklase niya, parang out of the world na. Paano out of the world? Kagaya ng mga creature na kailangan daw ng dugo ng tao para mag-survive. Iniisip ko nga, baka nalulung siya sa panonood ng mga vampire. Grabe naman sa nalulung. Baka naman sadyang ganun lang talaga siya. E di ba ganun naman talaga mga bata? Malilikot mag-isip. Ewan ko, basta weirdo eh. Never ngang umatid ang parents niyan sa mga meeting. Ang sabi naman ni Nino, hindi raw nakikihalubilo ang mga magulang niya sa tao. Interesting ang batang yan ah. Try ko ngang i-observe. Mula nang sabihin sa akin ni Jessa ang mga salitang yun, natuuna ang atensyon ko kay Nino. Kasi simula pa lang naman kasi ng first quarter, kaya alam kong mas marami pa akong malalaman sa kanya. Tuwing nagtuturo ako, tahimik lang naman siya sa gilid, nakikinig at direktang nakatingin sa akin. Minsan medyo naiilang ako kung paano niya ako tingnan, para kasing palagi may gustong sabihin sa akin ang mga mata niya. Alas 3 ng hapon na kinausap ako ni Mr. Duelo. Siya kasi ang subject teacher ng mga oras na yun. Araling pangkasaysayan ang itinuturo niya. Ang sabi ni Mr. Duelo, sabi raw ni Nino,
na ang mga Kastila tinalo ang mga kakaibang nilalang noon. Ayos lang naman daw sana kay Mr. Duelo. Pero dahil talagang ipinipilit ng bata, dahil ako ang adviser nila, kinausap ko si Ninyo nung uwian na namin. Pagpasok pa lamang ni Ninyo sa faculty, napatingin na ang lahat ng guro sa kanya. Tumahimik silang lahat para bang alam nilang may something talaga kay Ninyo. Maganda nga po sa inyo, Ninyo. Gusto ko sanang malaman kung totoo bang nakipagtalo ka kay Mr. Duelo kanina? Opo, kasi po mali po yung tinuturo niya. Sandali akong napatingin sa kapwa ko guro na naroon. Mali? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Di po mga Pilipinong sundalo yung nakatalo sa mga Kastila, kundi po mga nilalang na hindi pa ang karaniwan. Sumenya sa akin si Jessa na parabang sinasabi na iyon ang tinutukoy niya noong nag-usap kami. Huminga ako ng malalim. Nagreserba agad ako ng mahabang pasensya. Mga nilalang na hindi pangkaraniwan? Ano naman ang mga yon? Biglang tiningnan ni Ninyo ang mga kasamahang guro. Huminto siya ng tingin kay Jessa, sabay sabing, "Mga aswang!" Sandali akong natememe sa sinabi niya. Para kasing sa ganung edad, parang hindi akma na alam agad ng isang bata ang mga iyon. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa mga aswang. Laking syudad ako. Pero alam ko na mga aswang ay noon lang talaga nabubuhay. Sa ngayon, wala nang patunay na kasama pa rin natin sila sa mundo. Ganun pa man, sinakyan ko na lamang ang sinabi ng bata. Aswang, saan mo naman nakuha ang mga detalye niya? May nabasa bang libro tungkol dyan? Isang kwentong nagpasalin-salin, kaya nakarating sa akin. You know what, Ninyo? Matalino kang bata. Pero anak, may mga pagkakataon na dapat alamin natin kung hanggang saan natin ilulugar ang talino natin. Kahit ipilit natin ang nalalaman natin, hindi yun maiintindihan ng iba. Hindi kasi lahat ay interesado. Hindi rin lahat ay alam ang sinasabi mo. Hindi rin lahat ay naniniwala. Kaya kung may mga bagay kang gustong sabihin na sa tingin mo ikakaiba, you can talk to me. Tumango na lamang si Ninyo. Tumingin uli siya kay Jessa. Ramdam ko sa reaksyon ni Jessa ang labis na pagkailang. Lumabas na rin si Ninyo pagkatapos naming mag-usap. Agad naman akong nilapitan ni Jessa. Sabi sa iyo, sir, ganun siya ka-weirdo. Eh diba nga, may aswang na siyang binabanggit. Kaya pala ang iba niyang kaklase, natatakot na. Kasi ganun ang sinasabi niya. Sorry, Ma'am Jessa. And to all the teachers here na naiilang kay Ninyo, I will handle him properly para mag-guide ko ang bata. Pakiramdam ko kailangan niya lang ng extra care. So please, huwag sana natin siyang ituring na kakaiba sa lahat. Ayokong maramdaman niya na iniiwasan natin siya. Sumang-ayon naman sa akin ang karamihang mga co-teacher ko. Ganun din naman si Jessa. Kinabukasan, himala dahil sobrang aga kong pumasok. Kadalasan kasi, late na ako halos ng 15 minutos dahil sa bayan pa ako nang galing. Mag-aalas 6 pa lang ay nasa school na ako. Nasa gate pa lang ako. Natanaw ko na si Ninyo sa loob ng room namin. Yung silid kasi namin, katapat din lang mismo ng entrance ng school. Nagtaka naman ako kasi sobrang aga. Chief, anong oras dumating dito yung bata na yon? Halata sa mukha ng guard namin, baging siya man ay nagtataka rin. Bag-alas 4 pa lang, sir, nandito na yan. Saan naman nakatira yan, sir?
Bakit sobrang aga lagi nakakarating dito? Lagi siyang maaga dito? Opo, sir. Minsan nga, nauuna pa siya sa akin dito. Sabay kaming napasok dito sa school natin. Grabe naman. San ba rito yung Barangay Bukayon? Doon daw kasi nakatira ang batang yan eh, sabi niya sa akin. Nagulat ang gwardiya nang sabihin iyon. Barangay Bukayon baka mo, sir? Ay Diyos ko, layo nun, sir. Parang kasing layo na po, sir, ng bayan. Pero mas mahirap ang daanan niyan kasi ilang ilog ang dadaanan. Alam ko yun, sir, kasi dati akong nakarating doon nung binata pa ako. Napakalayo nga, komplikado ang daan. Paano kaya yan nakakapasok na maaga? Ano yan, lumilipad? Natawa na lamang si Chip sa sinabi ko, pero sa totoo lang, ramdam kong maging siya man ay napapaisip na rin. Mas maigi sigurong kausapin po ninyo ang magulang. Baka mamaya, sir, hindi na yan nauwi sa kanila. Baka nandito lang yan sa area kaya sobrang aga kong dumating. Salamat, Chip, sa suggestion nyo. Ah, sige, gagawin ko yan. Mag-almusal ka na. Akit na ako. Salamat, ah. Tinapi ko na lang ang balikat ni Chip. Umiling-iling pa ako habang naglalakad. Habang tumatagal, pawerdo na ng pawerdo ang batang si Ninyo. Naging malaking palaisipan para sa akin ang katauhan niya. Bago ako pumunta ng silid namin, dumaan muna ako sa faculty. Kagaya lagi, nandoon naman si Jessa. Siya ang unang teacher na dumarating sa school dahil sa baba lamang ang bahay nila. Good morning, Ma'am Jessa. Good morning, sir. Ang aga mo ngayon, ah. Kaya nga eh, maaga kasi akong nakatulog kagabi. Tsaka tapos ko na yung AWP natin. Lubabit sa akin si Jessa. Gumiti siya sa akin ng malapad. Napangiti din naman ako. Kasi ang ganda niya talaga. Kung wala lang siyang boyfriend, baka niligawan ko na siya. Since maaga pa naman, tara sir, kain tayo sa kantin. Libre ko. Weh, libre mo? Hindi ko natanggihan. Ano ka ba naman? Para ka namang others. Sabay kaming lumabas ng faculty. Bago kami makarating ng kantin, madadaanan muna namin ang room ko. Huminto kami saglit doon para i-check ang loob. Dalawang bata na ang nandoon, isa si Ninyo. Seryoso lang na nakatingin sa amin si Ninyo, particular na kay Jessa. Nang maglakad na kami uli, kinalabit ako ni Jessa. Uy sir, alam mo, napapansin ko ha, tingin ang tingin sa akin si Ninyo. Sinabi mo ba sa kanya na sinabi ko sa iyo yung mga napapansin kong weirdong bagay sa kanya? No, wala akong sinasabi kahit kanino. Yung kay Mr. Duelo lang. Ang creepy ng batang yan, sir. Hindi na ako komportable. Ah, miss, baka naman nag-overthink ka lang. Grade 4 pa lang yan. Malilikot ang mga utak ng mga ganyang bata. Isa pa, nasa liblib na school tayo, kaya normal lang yun sa kanila. Sorry sir ah, pero ganun talaga yung pakiramdam ko eh. Ay, tara na nga, kumain na lang tayo. Pumasok na lamang kami sa loob ng kantin. Kahit kumakalam kami noon, hindi pa rin mawala sa isipan ko si Ninyo. Masyado niyang ginugulo ang isipan ko. Partida, unang quarter pa lamang noon. Lumipas ang mga oras, nagsimula na rin ang klase. Ako ang unang subject ng advisory class ko. Habang nagtuturo ako, panay tingin ko kay Ninyo. Nakatingin lang din naman siya sa akin. Tuwing tatawagin ko siya, lagi siyang nakasasagot. Inaamin ko, kahit na ganun si Ninyo, hindi ko maikakaila na talagang may taglay siyang katalinuhan. Bandang alas 10, tumunog ang bell para sa break time. Maayos namang naglabasan ang mga bata ko. Pero nakita kong
Nagpaiwan sa room si Ninyo. Nilapitan ko siya at kinausap. Ninyo, bakit nandiyan ka pa? Hindi ka ba magbe-break time? Mamayang lunch na lang po ako magbe-break, tsaka kakain. Wala ka bang pagkain? Pwede naman kitang ilibre sa kantin. Hindi ko gusto yung pagkain sa kantin. May asin eh, kaya hindi masarap. Sigurado ka? Baka magutom ka niyan. Matagal pong magutom ang mga katulad ko. Ha? So, you're telling that you are... Kakaiba po ako. Para akong superhero! Natawa na lamang ako sa sinabi niya. Kahit napakaseryoso, naruroon pa rin talaga ang ugali ng isang normal na bata ang maging mahilig sa mga cartoon character. Mabilis na lumipas ang mga oras, tumunog na ang bell, hudyat ng uwian. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil yun ang paborito nilang oras sa pag-aaral. Sa sobrang kukulit, hindi ko na sila kinayang sawahin, lalo na't humalo sila sa ibang section. Napansin ko naman si Ninyo, nakatayo lang sa pintuan. Pinagmamasdan niya ang kapwa niya mag-aaral na nag-uunahan sa pag-uwi. Kalmado at tahimik lamang si Ninyo. Oh, Ninyo, ayaw mo bang umuwi? Hindi magandang makipag-unahan sa mga bata. Nakakairita. Nagulat na lamang ako sa sinabi niyang yun. Napatingin ako sa kanya. Sa lubong ang kilay ni Ninyo. Pero hindi ko na lamang pinansin. Nang kumunti na ang bata sa itaas, doon na naglakad si Ninyo paalis. Naisipan kong sundan siya. Inisip ko pa rin kasi ang sinabi ni Chib. Kailangan kong balaman kung umuwi ba siya sa kanila. Para na rin yun sa kanyang kaligtasan. Nang makalabas na kami ng school, nakita ko si Ninyo na nag-iba ng daan. Karamihan sa mga estudyante ay pababa sa kaliwang daan. Pero si Ninyo, sa kanan pababa ng bundok siya dumaan. Kaya kasunod ko sa kanya, hindi ko namamalayang nakarating na pala ako sa sagingan. At sa parting yun, bigla na lamang nawala sa paningin ko si Ninyo. Nagtataka ako kasi wala namang mataas na puno roon na maaaring pagtaguan ng bata. Mga punong saging lang naman talaga. Paano nawala yun? Pambihira. Wala akong nagawa kundi bumalik na lamang. Nakisabay na lamang ako sa ibang estudyante. Napadaan ako sa bahay nila dahil along the way lang naman. Kilala na ako ng mga magulang niya dahil ilang beses na rin akong nagpunta sa kanila dati. O Sir James, nagmamadali ka bang umuwi? Alin ka, pasok ka muna. Dahil wala naman akong gaanong gagawin sa bahay, pinagbigyan ko na lamang si Manang Pilar. Nako, hindi ka talaga kayang tanggihan ni Sir James, ma. Ay, kagwapo talaga ng lalaking ito. Alam mo, ganyan din ako kagwapo noon, iho. Kaso nga lang, nagkasakit ako. Ay, nako si Sir, yung bumanat na naman. Nagtawanan na lamang kami habang magkaharap kami sa mahabang lamesa sa bakuran. Binigyan nila ako ng kaping bigas at kamuting kahoy. Naging paborito ko na kasi yun tuwing pupunta ako roon. Maraming salamat po, tita at tito. Pakiramdam ko po tuloy. Kasama ko rin ang mga magulang ko. Iho, welcome na welcome ka rito sa amin. Ay, pwedeng-pwede ka lang dito ka nalang tumera sa amin. Uy, pa, madali ba namang maniwala yun si James? Kilala mo ko, Jessa. Hindi ako natanggi. Eh, mas okay pa nga itong si James. Edukado, mabait, at matalino. At higit sa lahat, gwapo. Kumpara sa boyfriend mo sa bayan na hindi man lang makapunta rito. Hindi na nga gwapo, mayabang pa.
Ano ba kasing nakita mo sa lalaking yun, Jessa? Seryo, ano ka ba naman? Maging sensitibo ka naman. Nakakainis eh. Hindi maayos pumili ng lalaki itong anak natin. Hayaan niyo na po. Hindi naman po kasalanan ni Jessa na huli po akong dumating sa buhay niya. Nagtinginan silang tatlo sa akin ng seryoso. Joke lang po. Dahil doon, mabilis kong binago ang atmosfera ng usapan. Napansin ko kasi medyo na-open si Jessa sa sinabi ng tatay niya. Mabuti na lamang nakaisip ako ng pambanat. Marami pa kaming pinag-usapan noong mga sandaling yun. Hindi ko na nga namalayan ang oras. Mas lalo pang tumagal ang usapan namin nang mapunta sa mga kakaibang nilalang ang aming usapan, ang aswang. Noong araw, kakaunti pa lang ang tao rito. E tapos, kukonti na nga lang yung iba aswang pa. Totoo po? Oo, totoo. Eh sa katunayan, itong si Jessa noong pinagbubuntis ni Pilar, eh Diyos ko, inaaswang kami lagi rito. Hindi nga namin alam kung bakit si Jessa lang ang inaswang. Noong sa mga kuya niya naman, hindi naman inaswang. Nasaan na po pala ang mga kuya niya? Pinili kong ibahin ang usapan dahil pansin kong hindi na komportable si Jessa pero hindi makaramdam si Mang Seryo. Nasa Maynila na sila. Mas maganda raw kasi ang pamumuhay doon. Nauwi lang ang mga yon kapag bakasyon. Mas okay na yung nandoon sila. At least doon walang aswang. Matataas ang gusali doon, di ba? Kaya ikaw, Jessa, ay kung magbubuntis ka, almuwas ka na agad ng Maynila. Kasi mas ligtas ka doon. Kaysa rito sa lugar natin, ha, liblib. Kahit marami nang nakatira, ang hirap malaman kung sino ang aswang. May mga pangontra naman, di ba, sa mga aswang? Aboy, oo naman. Pero hindi naman lahat ay tatalab. Ma, pa, tama na nga yung usapan niyan. Gabi na oh, uuwi pa yan si James. Baka mamaya niyan dahil sa sobrang takot, hindi niyan makauwi. Oo nga po. Sinakyan ko na lamang ang sinabi ni Jessa. Eh, dito na lang siya matulog. Uy, mahiya ka nga, Seryo. Hindi nga tayo nakapaglinis eh, magpapatulog ka pa ng bisita. Matapos ang pag-uusap na yun, nagpaalam na rin ako sa kanila. Hindi ko na napansin ang oras. Mag-aalas 9 na pala noon. Medyo kinakabahan ako. Baka kasi wala na mga bangkero sa dalampasigan kapag nagkataon, dadaan talaga ako sa ilog. Sa ilog naman talaga ako nadaan kapag may pasok. Baliwanag kasi doon. Pero kapag pauwi na ako, nagbabangka na lamang ako. Marami pong salamat. Ingat ka, sir. Mag-isa lamang akong napadaan doon. Aminado akong medyo takot ako kapag ganung oras. Pakiramdam ko kasi nakatingin sa akin ang matalas na puno na nakapaligid sa daan. Binilisan ko na lamang ang lakad ko para mas mapadali akong makarating sa mga nagbabangka. Pero wala nang bangkerong dumating noon. May isang matandang lalaki ang lumapit sa akin nang makita akong naroroon. Naghihintay ka ba ng bangka? Opo. May babalik pa po ba? Nako! Bakit kasi ganitong oras ka pa pumunta? Hintayin mo na lamang bumalik yung isang bangka. Naghatid lang. Swerte mo kapag pumayag na ihatid ka pa. Oh, doon ka muna sa tindahan mo po. Malamig na dyan. Marami pong salamat. Habang naghihintay ako, hindi na mapigilan ng matanda na kausapin ako. Ako naman ay nakikinig lang sa kanya at sumasagot-sagot din. Eh, saan ka ba uuwi? Sa bayan pa po.
Teacher po ako dyan sa Magsaysay. Ah, teacher ka pala. Diyos ko, bakit ganitong oras ka pa umuwi? Maaga naman po ang uwi namin. Kaso, nagkakwentuhan po kami ng kaibigan ko kaya ganito ang nangyari. Iho, dapat hindi ka umuwi ng ganitong alanganing oras. Sigurado ako, wala ka pang alam sa area natin. Kasi kung may alam ka, hindi ka magpapagabi. Bakit po? Ano po bang meron? May mga aswang dito, iho. Hindi lang halata. Kasi matagal na silang hindi nagpaparamdam. Pero alam ng karamihan na buhay pa ang mga aswang. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Bigla na namang bumalik sa isipan ko ang kwentuhan namin sa bahay nila Jessa. Totoo po ba talaga sila? Totoo sila. Maniwala ka man sa hindi. Isa sa mga bangkero ang nabiktima. Nakikita mo ang bundok na yon. Diyan pumunta ang mga bangkero. Hindi na nakabalik pa. Pero may nakita ng mga mangangaso ang katawan niya sa gubat. Lasog na lasog. Ang hinalay, aswang ang gumawa. Kaya walang bangkero ang gustong maglayag ng ganitong alanganin. Kung meron, mga makukulit lang talaga yon. Kailan po ba nangyari niya? May bangkerong na biktima. Matagal na. Wala pang paaralan ang Magsaysay. Hindi ko namamalayan na nagtatayuan na pala ang mga balahibo ko. Pangiti-ngiti lang ako pero kinakabahan na talaga ako. Mga ilang sandali lang, natanaw na rin namin ang bangkero na pabalik. Medyo nabuhayan ako ng dugo dahil akala ko noon makakaalis na ako. Paglapit namin ng matanda sa bangkero, nakita naming takot na takot siya. Oh, bakit? Anong nangyari? Hindi makapagsalita ang lalaki ng mga sandaling yun, kaya pinakalma muna siya ng matanda. Pinaupo iyon sa tapat ng tindahan, kalaunan, nakapagsalita na rin ang bangkero. Manong, yung pasahero ko po. Ano bang pasahero mo? May nangyari ba? Hinila po ng nakatatakot na nilalang pagpasok sa halamanan. Nang ibaba ko ang pasahero ko, wala pa isang minuto, may lumitaw na namang maliit na nilalang. Pangit ang mukha niya. Mahaba ang kuko, tapos walang kahirap-hirap na dinala sa dilim yung lalaking pasahero ko. Aswang ba ang tinutukoy mong nilalang? Hindi ko po alam. Sige po, aalis na ako. Nagmamadaling tumakbo paalis ang lalaki. Habang ako naman, tuluyan ang nawala ng pag-asang makatatawid pa. Naisip ko noon sa ilog na lamang dumaan. May tulay naman doon. Pero dahil sa sinabi ng lalaki sa amin, bigla akong nabahala. Lalo pat madilim-dilim rin sa ilog. At malamang sa malamang, ako din ang mag-isang naruroon sa ganung oras. Habang naglalakad pabalik, palingon-lingon ako sa gilid at sa likod. Hindi ako mapalagay. Binabalot na ako ng takot. Diyos ko, sana naman makabalik ako kina Jessa ng ligtas. Paulit-ulit akong nagdasal noon kung sino-sinong santo ang binabanggit ko. Nakailang ama namin na rin ako. Hindi na ako nakatiis. Tumakbo na ako ng mabilis. Habang ginagawa ko iyon, nagtayuan ang mga balahibo ko. Kumakabog din ang dibdib ko. Nang matanaw ko ang kabahayan, kahit paano, nabawasan na rin ang kaba ko. Naglalakad na ako noon. Medyo kampante ako. Kasi may makaririnig sa akin sakali mang may mangyaring hindi maganda. Lumapit na ako sa bahay nila Jessa. Kinakatok ko na ang pinto nila.
sa pagbabaka sakaling gising pa sila. Jessa! Tito Sergio! Tita Pilar! Baka ilang ulit ko yung ginawa, pero si Jessa ang nagbukas ng pinto. Oh, ano nangyari? Wala naman. Wala nang bangka masasakyan. Ano kasi, nakakaya pero okay labang dito na muna ako magpalipas ng gabi. Sige. Wala namang problema. Pasok ka. Pasensya ka na ha. Pwede naman sana akong dumaan sa ilog. Kaso madilim na dun eh. Ayos lang. Tsaka kami rin naman ang dahilan kung bakit na-late ka sa bangka. Jessa, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero huwag ka sana mabibigla. Ano ba yan? Sige, sabihin mo. Jessa, feeling ko talaga, totoo ang mga aswang eh. Natigilan naman si Jessa. Yung huling bangkero kasi na nakabalik, takot na takot. Yung pasayro niya raw, hinila ng nakatatakot na nilalang papunta sa dilim. Sabi rin nung matanda na nakausap ko doon, totoo talaga mga aswang. Oh my God! Dapat na ba tayong mabahala? I mean, ang school, safe kaya? Safe naman siguro. Ang mga aswang lang naman eh. Hindi naman basa-basa nang aatake ng maraming tao. Kaya siguro, mas maiging request natin sa admin na gawing mas maaga ang uwi ng mga bata. Magandang ideya yung naisip mo, James. Kasi ang delikado rito yung mga bata talaga. Lalo na yung mga umuwi ng malayo at wala namang mga sundo. Tingin mo, papayag kaya ang admin? Ang tanong dyan, maniniwala kaya sila na may aswang? Hindi ko alam. Napailing ako noong mga sandaling yun. Nilatagan na lang din ako ni Jessa ng banig sa maliit na sala. Maayos naman ang pagtulog ko roon. Sabay kaming gumising ni Jessa para pumasok. Mabuti na lang din, may pantalon at polo shirt naman ang tatay niya. Yun na lamang ang ginamit ko nang pumasok ako. Pagdating namin sa school, nakita agad namin si Ninyo na nasa pintuan ng silid namin. Ayon kay Chief, maaga na namang naroon ang batang yun. Madilim pa sa paligid ay pumasok na agad si Ninyo. Diyan ka magtataka. Malayo ang bahay niya. Pero lagi siyang nauunang pumasok. Dinaig pa niya yung mga estudyante na nasa ibaba lang nitong school. Actually, napapaisip din ako din eh. Gusto kong makausap ang mga magulang. Kasi nga baka mamaya, hindi naman umuwi ang batang yan sa kanila. Kung okay lang sa'yo, pwede mo ba akong samahan pumunta sa kanila? Hindi ko kasi alam kung paano eh. Nakarating na ako rin dati. Pero sigurado ka bang pupunta ka ron? Maraming loko-loko daw sa Barangay Bukayan eh. We're teachers. I'm sure kahit paano, may paggalang naman sila sa atin sa mga katulad natin. Kung nag-aalangan ka, ako na lang. Nakakaya naman pala kung maabala pa kita. Hindi. Sasama na lang din ako. Baka kailanganin mong statement ko kapag hindi naniwala ang parents niya sa'yo. Since ako naman ang dati niyang advisor. Thank you so much. Mamaya na lang siguro kung wala nang gagawin. Total, maaga pa naman ang uwi natin ngayon. Hindi pa naman regular class. Tumango na lamang si Jessa. Naglakad na rin kami patungo sa kanya-kanya naming silid. Naghiwalay na kami ni Jessa pag-akyat namin sa hagdanan. Dumaan muna ako sa room at naabutan kong nandoon nga si Ninyo. Tulala na naman siya sa pisara, kaya nilapitan ko siya. O Ninyo, sobrang aga mo yata. Napansin ko nito mga nakarang araw, lagi kang napapaaga. Ganito po talaga ako, lagi kaaga. Bakit po kayo nagtataka? Di ba malayong uwian mo? Napaka-imposible kasing darating ka dito ng mas maaga kesa sa guard. Ano ka ba, lumilipat? Pabiru lang pagkakasabi kong yun, pero siya,
Seryoso siyang sumagot. Opo. Lumipad ka? Lumilipad ka? Seryoso? Lumilipad po ako. Sinabi ko na sa inyo, isa akong superhero. Pambira kang bata ka. Mapagbiru ka pala talaga. Seryoso po ako. Ah, sige na, sige na. Diyan ka na lang muna, ha. Pupunta lang muna ako sa faculty. Alagaan niyo po si Ma'am Jessa, ha. Buntis po siya. Napatigil ako paglabas ng pinto. Nilungon ko siya na may seryosong mukha. Anong sinabi mo? Buntis po si Miss Jessa. Nilapitan ko siya ulit. Huwag kang maingay. Baka may makarinig niyan eh. Masira pa ang imahe ni Miss Jessa. Huwag kang magsasalita ng hindi totoo ninyo. Sige na, aalis na ako. Hinawakan ko pa siya sa ulo. Paglabas ko ng silid, napaisip ako sa sinabi niya. Kaya naman, pinagmasdan ko na maigi si Jessa na magkasama kami sa faculty. Hindi na ako nakatiis. Biniro ko na siya. Uy! Uy, Jessa! Namutla ka ha? Buntis ka ba? Sa sinabi kong yun ay nabigla siya. Bigla na lamang niyang isinirado ang pinto ng faculty. Teka, paano mo nalaman? So, totoo? Oo, 4 na buwan. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko. Kanino? Malamang sa boyfriend ko. Parang timang naman yung tanong mo eh. Teka nga, paano mo nalaman? Marunong ka bang kumilatis ng buntis? Hindi. Alam mo kung paano ko nalaman? Sinabi sa akin ni Ninyo. Wait. Ano? Si Ninyo? Alam niya? Ewan ko ba sa batang yun? Sinabi niya sa akin kanina, alagaan daw kita dahil buntis ka raw. My God! Anong klaseng tao ba ang batang yan? Para sa ganung edad, nakapagtataka naman na malaman niya na buntis ako. Wala naman akong pinagsasabihan. Gifted yata si Ninyo eh. Gifted o creepy? Natigil na lang ang pag-uusap namin na yun nang dumating ang iba pa naming co-teacher. Balisa sa Jessa ng mga oras na yun. Inisip niya kasi na baka ipagkalat ni Ninyo ang bagay na yun. Hindi naman big deal sa school namin ang pagbubuntis. Kaso nga lang, maselan kasi na may ibang teacher na ayaw nila sa mga babaeng nagpapabuntis kung hindi pa naman kasal. Mabilis na lumipas ang mga oras. Lunch break na. Dumaan ako sa room namin at wala si Ninyo. Inisip ko na baka nasa kantin lamang siya. Medyo stress ako noon dahil sa kakaisip ko kay Ninyo. Kaya naman, pumunta ako sa paborito kong tambayan kapag gusto kong mapag-isa. Habang naglalakad ako patungo roon, nakasalubong ko ang isa sa mga estudyante kong si Aldrin. Umiiyak si Aldrin. Takot na takot ang mukha niya. Oh, Aldrin, bakit ka umiiyak? Teacher, si Ninyo po. Tinatakot po ako. Nakakatakot po ang mukha niya. Parang alimaw po, teacher. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtayuan ang mga balahibo ko ng mga oras na yun. Natigilan ako. Hindi ko na nga napigilan pa si Aldrin sa pagtakbo paalis. Huminga ako ng malalim. Tinuloy ko lang ang paglalakad at pinuntan ko ang kinaroroonan ni Ninyo. Naabutan ko siyang nakaupo mismo sa mahabang upuan na yari sa katawan ng puno. Agad ko siyang nilapitan. Ninyo, anong ginagawa mo rito? Lumingon siya sa akin ng seryoso. Naghihintay ng pagkakataon. Pagkakataon? Saan? Bakit po ay nandito? Nakasalubong ko si Aldrin. Ang sabi niya sa akin, tinakot mo raw siya. Umiiyak si Aldrin.
Totoo ba yun? Hindi po siya tinakot. Siya po ang kusang natakot. Ganun ba? Ang sabi niya sa akin, nakatatakot ang mukha mo. Malikot po ang imahinasyon niya. Ninyo? Mainam na magsabi ka sa akin ng totoo. Tama po. So, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Ako po. Bumuntong hininga na lamang ako. Medyo sumakit kasi ang ulo ko habang kinakausap ko siya. Pero kinilabutan din naman ako at the same time, pakiramdam ko kasi may kakaibaan talaga sa kanya. Binalik ko na lamang si Ninyo sa silid namin. Pinagbati ko naman silang dalawa. Pero hindi pa rin talaga nawawala ang takot ni Aldrin sa kanya. Sumapit ang uwian. Nauna nang nawala si Ninyo. Inisip ko na lamang, nagmamadali siyang umuwi dahil babagsak na ang malakas na ulan. Naku, baka hindi tayo matutuloy ngayon. Madilim ang mga ulap eh. Kaya nga eh, anong gagawin mo? Wala, uuwi. Makakauwi ka ba? Walang bangkero kapag malakas ang ulan. Kung hindi ako makakauwi, edi doon muna uli ako sa inyo. Ayos lang naman siguro kay Tito at Tita. Bumuhos ang malakas na ulan, dahilan para hindi na talaga makauwi pa ng bayan. Masyado kasing delikado kung ipipilit ko pa. Pagsapit ng gabi, nasa bahay na ako nila Jessa. Mabuti na lang talaga, mabait ang mga magulang niya. Welcome na welcome ako sa bahay nila. Tama ang desisyon mo na pumarito na muna. Nako, baka lumubog lang ang bangka ninyo sa lakas ng ulan. Kita mo naman, ang lakas din ng hangin. Magkakaharap kami noon sa hapagkainan. Nahihiyaman, pero kinapalan ko na lamang talaga ang mukha ko. Oh, ikaw James, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa sakayan ng bangka? Nagkatinginan kami ni Jessa. Ewan ko kung maniniwala ka, pero may isang pasahero ang nabiktima ng aswang. Kalat na yan doon. Kaya ikaw, James, wag na wag kang sasakay doon ng alanganing oras, ha? Sayang pa naman ang ganyang mga mukha. Nagtawanan na lamang kami kahit paano. Nabawasan ang pangamba ko dahil sa pagiging palabiro ni Mang Seryo. Pagkatapos naming kumain, isang oras lang ay naglatag na rin ako ng banig sa sala. Ambo na lang ang meron noon, pero malamig pa rin ang paligid. Nagpaalam na sa akin si Jessa. Habang ako naman, nakahiga na rin. Kumpara sa mga unang tulog ko roon, sa puntong yun, hindi na ako dinadalaw ng antok. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, para bang may nanunood sa akin. Sandali akong bumangon at tumingin sa bintana. Walang kurtina iyon. Salamin lang naman ang karang na bakal. Wala namang tao. Bakit hindi ako makatulog kanina pa? Huminga na lamang ako uli. Naramdaman ko na lamang na parabang merong naglalakad sa itaas ng bubong. Akala ko ako lamang ang nakaramdam noon. Pero lumabas si Jessa ng kwarto. Siya ang naabutan kong gising. Narinig mo? Parang may tao sa taas. Marahan akong tumayo nang maramdaman namin na parang may kumakalusko sa bubong. Ginising na ni Jessa ang mga magulang niya. Agad namang kinuha ni Mang Seryo ang pinakatago-tago niyang baril. Makaluma na ang baril na yun. Halika James, samahan mo ako sa labas. Sisilip tayo sa itaas. Ako po? May iba bang James dito? Sige po. Barahan na binuksan ni Mang Seryo ang pinto. Dala-dala ang mahabang baril ay lumabas kami ng bahay.
Pero sa alip na aswang ang makita namin, isang baboy ramo na kulay itim ang nakita namin sa labas. Maliit lang siya. Parang batang baboy ramo pa lang. Hindi nagdalawang isip si Mang Seryo. Pinaputukan niya ang baboy ramo. Tinamaan ang baboy ramo sa binti. Ngunit kahit na ganun, nakatakbo pa rin ang baboy ramo. Sinubukan naming habulin pero nakasuot na siya sa mga halaman. Aswang ang baboy ramo na yon! Nag-anyong hayop pa ang animal! Pagpasok namin sa loob, bigla na lamang kinumpronta ni Mang Seryo si Jessa. Jessa, anak! Tapatin mo nga kami ng mama mo. Buntis ka ba? Napansin kong kinakabahan si Jessa. Kaya sinenyasan ko siyang sabihin na lamang ang totoo. Ano bang pinagsasasabi mo, Seryo? Kapag ang aswang ay nag-aanyong baboy ramo, ibig sabihin lang nun, buntis ang inaaswang niya. Eh si Jessa lang naman ang pwedeng mabuntis. Hindi ka naman pwede, Pilar. Bulok na ang matris mo. Pa, ma, opo, buntis po ako. Napahawak sa noo si Manang Pilar habang napabuntong hininga na lamang si Mang Seryo. Ikaw ba ang ama, James? Ah, hindi po, hindi po ako. Eh sino? Boyfriend mo, Jessa? Tubango si Jessa. Ay Diyos ko, nagpabuntis ka pa sa taong yon. Pamira ka naman. Wala na ngang maiambag ang lalaking yun sa buhay mo. Nagpaanak ka pa. Uy, huwag mo namang sermonan. Eh baka mamaya mas stress pa yan anak mo. Eh maapektuhan pang bata. Pa, ma, sorry. Pero mahal naman ako ni Alfred. Kahit minsan lang kami magkita, mahal niya ako. At alam kong hindi niya kami pababayaan na magiging anak namin. Ano pa bang magagawa namin? Eh nandiyan na. Ang inaalala ko lang ay ang trabaho mo. Baka maapektuhan ang trabaho mo ngayong may dinadala ka. Hindi naman magiging hadlang ang bata pa. Mas nababahala pa ako sa aswang kesa sa iisipin sa akin ng ibang tao. Isa pa yung aswang na yan. Bakit ba napunta na ang aswang na yan dito? Di bale, kailangang mag-ingat ka palagi ha. Ikaw James, lagi mong ihatid ang anak ko sa uwian ha. Pa naman, nang-aabala ka ba ng tao? Eh bakit? Magkaibigan naman kayo ha. Okay lang Jessa, wala namang problema sa akin. Basta ligtas ka lang at ang bata. Maghahanap ako bukas ng pangontra sa mga baul ko. Dalhin mo yun para hindi ka malapitan ng mga lintek na mga aswang na yan. Kinabukasan na pagpasok ko ay naka-uniforme ako. Isinama kasi ni Manang Pilar sa paglalabada ang uniforme ko. Pagpasok ko ng silid, himalang wala si Ninyo. Tinanong ko ang gwardiya namin, pero ang sabi niya, hindi daw nakitang pumasok ng gate. Nagtaka naman ako kung bakit isang malaking himala sa akin ang hindi maagang pagpasok ni Ninyo. Lalabas na sana ako ng silid para pumunta sa faculty, pero nagulat na lang ako nang may biglang magulang na sumalubong sa akin. Isang lalaki na tingin ko ay nasa edad 30 pa lamang. Napatingin siya sa akin ng diretso, kaya palagay ko ako ang hinahanap niya. Hello po, magandang umaga. Ako ang tatay ni Ninyo. Nasaan po pala si Ninyo? Hindi po ba siya papasok? Tiningnan muna ako ng lalaki ng malalim. Hindi ko alam, pero sa pagkakataong yun, parang galit na galit siya na hindi ko naman maintindihan. Samantalang maayos naman akong nakikipag-usap sa kanya. Hindi siya makakapasok ngayon dahil may isang lapastangan na nanakit sa kanya. Ano pong nangyari sa kanya? Hindi mo na kailangang malaman. Nandito lang ako para ipagpaalam ang anak ko
na ilang araw siyang hindi makakapasok. Sandali lang. Kailangan ko malaman kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla nang maglakad ang lalaki. Hinabol ko siya. Pero pagdating ng hagdanan, bigla na lamang siyang nawala. Sir? Hinanap ko ang tatay ni Ninyo, pero wala naman talaga akong nakita. Nagtaka ako kung paanong bigla na lamang siyang nawala. Pambihira, saan kayo napunta ang isang yun? Gulong-gulo ako noon kung ano ba talaga ang nangyari. Dumating na rin sa punto kung totoo ba talagang nakausap ko ang tatay ni Ninyo o baka naman nagha-hallucination lamang ako. Ang sabi kasi sa akin ni Manong Guard, wala naman daw mga magulang na dumating sa gate. Sinabi ko ang pangyayaring yun kay Jessa. Maging si Jessa naman ay nabigla rin. First time daw kasing nagpunta ang mga magulang ni Ninyo. Doon daw kasi kahit ilang parents needed form pa ang ipinadala niya, hindi talaga ito sumisipot. Maganda na ang mga panahon ng araw na yun nang mag-uwian na. Nakapagpaalam na ako kina Mang Serio at kay Manang Pilar. Matapos ang dalawang araw, nakarating na rin ako sa apartment ko. Nakatulog agad ako dahil namiss ko ang higaan ko. Maaga akong nagising kinabukasan dahil malayo talaga ang biyahe ko. Alas 4 pa lang ng madaling araw, umalis na ako sa aking apartment. Alas 6 na nang makarating ako sa school. Hindi pa naman ako late noon. Ilang minuto pa bago nang pasimula ang klase. Napansin ko na wala na si Jessa. Kaya naman, naisipan kong dalawin muna siya sa kanila. Kaso nga lang, baka hindi siya makapasok. Pagdating ko sa tapat ng bahay nila, nakita ko sila sa bakuran. Naabutan ko ang ilang residente doon na tinutubuhan sila. Kinakabahan ako kaya dali-dali akong lumapit. Jessa, anong nangyari? Bakit may sugat si Tito sa paa? Binalikan kami ng aswang kagabi. Nahila ng aswang si Papa sa paa. Bumaon ang kuko niya sa binti ni Papa. Mabuti na lang at alerto ang mga kalapit bahay. Nako, kung hindi, baka tigok na ako. Isang lalaki ang dumalo sa amin. Malakas ang kutob namin na baka anak niya ang maliit na baboy ramo na binaril ni Serio. Naghihiganti ang aswang? Kaya nga, mamayang gabi, maghihintay kami rito. Paghahanda namin ang aswang na yon. Pero paano si Jessa? Napag-usapan namin. Baka kung pwede, doon na muna siya sa iyo, iho. Yun ay kung ayos lang naman sa iyo at hindi makakaabala. Napatingin ako kay Jessa. Tumangu lamang siya sa akin. Wala naman pong problema. Kesa naman po madami siya. Hindi pa naman buo ng husto ang bata sa tiyan niya. Kaya hindi pa siya pagkakaintiresa ng aswang. Kaya habang hindi pa malaki ang kanyang tiyan, ilayo na muna siya rito. Kagaya ng napagkasunduan, isinama ko si Jensa sa amin nung uwian. Medyo maayos naman ang apartment ko dahil kahit paano, maluwag ang higaan niya. Ako naman, sa sahig lang ako nahiga. Meron din naman kasi akong banig. Pasensya na sa abala ha. Pero sigurado ka ba na dyan ka sa baba? Pwede naman tayo magtabi. Malaki naman ang kama. Sira, hindi naman tayo mag-asawa. Bakit tayo magtatabi? Wala ka namang gagawing kakaiba, diba? Ewan ko sa'yo. Mabuti pa, matulog ka ng maaga. Dahil maaga tayong gigising bukas. Akin na nga yung uniforme mo. Isasambay ko lang muna. Maraming salamat. Batapos naming magkwentuhan, naglatag na rin ako ng banig. Isinarado ko na rin ang bintana.
Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, ginising ako ni Jessa. Narinig naming pareho na merong naglalakad sa itaas ng bubuhan. Medyo nabahala ako noon. Hindi ko inakala na kahit nasa bayan na kami, kung saan napakaraming kabahayan, masusundan pa rin kami ng aswang. Huwag ka maingay. Hayaan lang natin siya. Alis din yan. Nasa ibaba lang kami ng kama habang nakikiramdam. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lang namin na parabang binubutas niya ang bubong. Sa sobrang lakas ng pagkaluskos, maging ang ibabang boarders ay nagising na rin. Narinig kong nag-iingay na ang iba. Kinatok nila kami sa pag-aakalang kami ang kumakaluskos. Pero maging sila man, narinig din na nagmumula iyon sa itaas ng bubungan. Lumabas na ang ibang mga nangungupahan para tingnan kung ano ang nasa itaas. Pero isang pusang itim lang naman pala ang nadatnan nila sa bubong. May ilang nagsabing normal na pusa lamang. Pero may ilan din namang nagsabing posibleng aswang iyon. Kumalma ka lang. Hindi tayo magagalaw ng aswang dito. Maraming tao rito. Isa pa, maliwanag sa labas. Pero hanggang dito ba naman, masusundan niya tayo? Nakakatakot na. Pinauna ko na lamang matulog si Jessa. Nakabalik na siya sa pagtulog habang ako naman ay nagbabantay lamang sa kanya. Kinabukasan, maaga kaming umalis ng apartment. Ganong oras pa rin kami nakarating ng school. Medyo late na. Pagpasok namin sa entrance, agad akong kinausap ni Chib, ang gwardiya namin. Sir James! Oh, magandang umaga, Chib. Ano atin? Pumasok na po si Ninyo. Hinatid siya kanina ng tatay niyang masamang tingin. Sir, ano bang nangyari sa bata? Bakit iika-ika ng lakad? Hindi na ako nakapagsalita. Nagmadali na ako umakyat. Sumunod na rin naman sa akin si Jessa. Pagdating ko roon, naabutan kong naroon ang mga bata. Si Ninyo naman ay nakatingin kaagad sa akin. Sa unang pagkakataon, nagawa niyang umiti. Pero iba ang kahulugan ng iting yun. Sir James, mauna na ako ha. Nagmamadaling umalis si Jessa. Ramdam ko sa kanya ang kakaibang kaba. Nagsimula na ang klase namin. Hindi ako makapag-concentrate. Pabalik-balik ang tingin ko kay Ninyo. Nang sumapit ang lunch break, naiwan na naman si Ninyo sa silid. Sinamantala ko ang pagkakataon para makausap ko siya. Kumusta ka, Ninyo? Ano bang nangyari sa'yo? Saan nang masakit? Masakit po ang ngita ko eh. Anong nangyari? Bakit hindi sinabi sa akin ng papa mo? May nanakit sa akin. Nanakit? Sino? Anong ginawa niya sa'yo? Binaril niya ako. Parang nagbago ang ihip ng hangin ng mga sandaling yun. Nakaramdam ako ng takot at kaba. Hindi ko alam kung bakit. Ha? Binaril ka? Seryoso ka ba? Binaril ako sa ita! Natameme ako nang makita ko ang kakaibang galit ng mata ng bata. Binaril ako ng isang lalaking matanda! Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla kong naisip ang nangyari nung gabing naruroon ako kina Jessa. Ang baboy ramo na binaril limang seryo. Ganun pa man, hindi ko pa rin pinahalata na may napagtanto ako. Nagkunwari akong walang alam. Kapag kayo ba binaril, pagagalit din ba mga magulang mo, Sir James? Si Papa at si Mama galit na galit. Kaganti daw sila. Lumabas na lang tayo. Lunch na eh. Alam mo, gutom lang yan. Alam niyo po ba, nadadamay ang mga taong tumutulong sa mga nananakit. Pero wala naman silang kasalanan. Dahil alam nila
ginawa lang nila ang tama. Pero hindi po natin mababagong sitwasyon. Gagawa ng hakbang si Mama at Papa. Ninyo, ano bang pinag-uusapan natin? Depende po kung anong iniisip nyo. You know what? Nagugutom na ako. Lumabas ka na lang kapag gusto mo nang kumain. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang lumabas ako ng silid namin. Hindi na ako mapakali. Halatang halata sa mukha ko ang takot. Napansin na nga iyon ng ibang estudyante ko. Agad kong hinanap si Jessa. Dinala ko siya sa lugar kung saan walang nakaririnig sa amin. Kumakain ako. Balo ka ba? Ano bang sasabihin mo? May kailangan ka malaman. Palingon-lingon ako sa paligid kung may ibang makaririnig. Eh ano nga? Yung baboy ra mo na binaril ang papa mo sa hita. Sininyo yun. Ano? Teka, sinasabi mo bang aswang sininyo? Oo, sa kanya mismo nang galing. Na siya ang baboy ra mo na nabaril ang papa mo. Gumaganti ang mga magulang niya. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti ng malala. Naiintindihan ko na kung bakit ganun kawerdo si Ninyo. Lahat ng sinasabi niyang kakaiba, may pinanggagalingan pala. Oh my gosh! Ay, hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, noon pa man aswang na siya, pero wala man lang nakaalam. Nakakapangilabot. Kaya nga dapat hanggat maaari, makaalis na kayo rito. Hindi nila kayo titigilan. Pero paano? Nandito ako sa trabaho ko. Sasamahan ko kayo. Pupunta tayo sa Maynila. Doon sa kuya mo. Hindi pwede ngayon. Paano yung mga bata? Kausapin mo ang principal natin. Ganun din ang gagawin ko. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa ano pa mang bagay. Pati ikaw? Isusuko mo ang pagtuturo mo para lang tulungan ako? Ano pa nga ba? Wala namang ginagawa ang asawa mong Hilaw. Ay nako, bakit kasi naging ganito? Tandaan mo lang, wala tayong kasalanan. Binaril ni Tito si Ninyo dahil inaaswang kanya. Wala namang mali dun. Sa ngayon, kikilos muna tayo na parang wala tayong alam. Hayaan nating isipin nila na hindi natin alam ang gagawin nila. Tumango lamang si Jessa. Bumalik na kami sa pagtuturo. Natapos ko naman ang maayos ang araw na yun. Kahit na gulong-gulo na rin ang isip ko. Nang mag-uuwi na, kumaway na sa akin si Ninyo. Pero alam ko, hindi yun para magpaalam. Para lamang yun bigyan kami ng babala. Nakakatakot kasi ang ngiti niya. Hindi na ako umuwi ng apartment. Kina Jessa ako matutulog para samahan sila. Bawal kasi ang maraming tao sa apartment, kaya hindi ko maisasama si Tito at Tita. Maraming inilagay na pangontra si Tito at Tita. Kung ano-ano mga bagay na nakasabit sa labas at sa pintuan. May ilang kalugar din nila na kusang naglagay ng mga bawang sa bakuran. Bukod pa sa mahabang baril, may mga itak na nakasabit sa likuran ng puno. Medyo na ilalakad na rin namang seryo ang paa niya, pero hindi niya kayang idiin. Malalim daw kasi talaga ang kalmot sa kanya ng aswang. Pagsapit ng gabi, dito na kami nagsimulang kabahan. Patingin-tingin ako sa labas habang hawak ang itak. Si Mang Seryo naman, hindi binibitiwan ang mahaba niyang baril. Tinatalasan din namin ang pakiramdam namin. Base kasi kay Mang Seryo, traidor daw umatake ang mga aswang. Nakaramdam na ako ng antok ng mga sandaling yun, pero nawala ang antok ko. Nang sitahin ako ni Mang Seryo, pinalapit niya ako sa kanya, sabay bulong. Nasa labas ng mga aswang, nakita ko, may dumaang lalaki. Dito nakatingin. Maganda ka. Hindi na ako nakapagsalita, pero tinaguan ko na lamang siya.
Malakas din ang kabog ng dibdib ko noon. Kulang na nga lang ay lumabas ang puso ko sa sobrang gaba. Bakalipas ang ilang sandali, narinig namin ang malakas na kalabog. Pagsilip namin uli, isang lalaki ang nagpupumilit na pumasok sa bakuran, pero hindi niya magawa dahil may mga asin sa sahig at marami ding mga bawang ang nakapalibot sa bakod. Tito, mukhang kailangan na po nating umalis. Hindi na po tayo safe sa lugar na to. Habang buhay sila, hindi ka nila titigilan. Naisip ko na rin yan. Pero wala pa kaming pera para makaluwas ng Maynila. Ako na po ang bahala. Kesa naman po malapa kayo ng lalaking yan na nasa labas. Kung ganon, kailangang malagpasan natin ang gabing ito para bukas makalis na tayo. Pagtingin namin sa labas, nagtaka na lamang kami dahil wala na roon ang lalaki. Tito, pati ba yung bubong natin? Nilagyan nyo ng pangontra? Napailing at napahinga ng malalim si Tito Serio. Nako, yan ang nakalimutan ko. Kunya ay mas naman na buhay ito. Baka sa, napatigil ako sa pagsasalita nang marinig naming may naglalakad sa bubuhan. Huminto iyon sa mismong silid na kinalalagyan ni Jessa at ni Manang Pilar. Napabangon na lamang sila ng bigla nang binubutas na ng aswang ang bubungan nila. Diyos ko! Pa! Ang aswang! Pambihira naman kayo, oo! May aswang na pala! Inayaan niyo pa kaming matulog! Magsitahimik kayo! Hindi makakatulong ang pagiging taranta ninyo! Nanahimik kami na magsalita ang mga aswang sa itaas. Kalmado lang ang tono niya, pero halata namang masama ang hangarin. Ma'am! Sir! Ang sabi ng anak kong si Ninyo, mababait daw kayo! Lalo ka na, Ma'am Jessa! Pero bakit ganon? Bakit ninyo binaril ang anak ko? Inaaswang ng anak mo si Jessa. Kahit wala pang 5 buwan ang tiyan niya, ang ginawa ni Tito Serio, tama lang, para protekta ng anak niya. Kung ganon, tama lang din pala ang ginagawa ko ngayon para sa aking anak. Tama lang na ipagtanggol at protekta ng anak. Pero hindi naman sana tayo aabot sa ganito kung dinidisiplina mo anak mo. Aswang na nga kayo, mga wala pa kayong manners. Manners, manners, manners! Gumaganyan ka pa, sir. Alam mo ba, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang mahalaga lang sa akin ay maipaghiganti ang anak ko. Ibigay niyo sa akin ang babae niyan. Kukunin ko ang nasa sinapupunan niyan. Hindi na ako nagpatinag. Mas nilakasan ko pa ang boses ko para umabot sa kabilang bahay. Ang kulit mo! Nabubuo pa nga lang bata! Wala pa kayong makakain! With all due respect, matuto kayong magbasa-basa ng science book! Aswang ka na nga! Wala ka pang alam sa science! Sandaling natahimik ang aswang, tumango-tango na lamang si Tito Serio. Natuwa siya kung paano kulibangin ang aswang. Dami mong sinasabi! Nakikipamilya ka lang naman sa kanila! Huwag ka nang makialam! Ang bakay ko ang babae niyan! Kung ipipilit mo ang gusto mo, ibabagsak ko ang anak mo! James, okay po ba yung sinasabi mo? Pinahaba ko lang usapan. Wala na kaming pakialam sa grado! Ang kailangan namin, makakain ng masarap at hilaw na laman! Bigla niyang ginalabog ang bubungan. Niyupi na iyon na parang konting kalabog na lang ay lulubog na siya pababa. Sa ilalim ng lamesa! Pilar, dali! Doon kayo! Dali-daling tumungo si Manang Pilar at Jessa doon.
Tinutok naman ni Mang Seryo ang baril sa bubong kung saan naroon ang aswang. Makailang beses niyang kinalabit ang gatilyo, nakita na lamang namin na may tumutulo ng dugo. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Buhay pa pala ang aswang, lumipat lamang siya ng pwesto. Ano aswang? Papalag ka pa ba? Duguan ka na yata! Wala namang tumutugon sa amin noon. Buong akala namin, umalis na ang aswang. Pero hindi pa pala. Pagsilip ko sa labas, nahawakan ako sa damit at pilit niya akong iniaangat sa bubungan. Hinila ako ni Tito Seryo. Habang nakahawak siya sa pantalon ko, maya-maya lamang, nasira na ang botones ng pantalon ko at zipper. Nahubaran na ako nang wala sa oras. Nabunyag tuloy ang brief ko na tili tamis ang design. Tito! Sa binti niyo ako hawakan! Ay paumanin! Nahubaran ka pa! Pilar! Tulungan mo nga ako rito! Malapit na akong maiangat ng aswang nang dumating si Manang Pilar. Hinila nila ako pababa at nabitiwa naman ako ng aswang. Dali-dali ko namang inayos ang pantalon ko. Mabuti na lang, hindi ako nakita ni Jessa. Nakabalik na kami sa loob. Sa pagkakataon na yun, naramdaman na lamang namin na taranta bigla ang aswang. Yun pala, may mga kalapitbahay ng nabulabog. Nakita nila ang aswang sa bubungan. May ilan pa na pinagbababato iyon, kaya napilitan na lamang ang aswang na umalis. Pare Unad, maraming salamat sa responde. Nilapitan din kami ng iba pang mga kalugar. Nagkakatuwa lang kasi talagang mababait sila. Ay pare Seryo, ay malala talaga ang aswang na yun. Mabuti pa'y gamitin mo ang tricycle ko. Pumunta kayo sa bangkaan, ay umalis na kayo ngayon. Kaysa naman mapahamak pa kayo ng inaanak ko. Ay maraming salamat talaga. Malaking tulong yon. Inassist na kami ng mga tao. Sinigurado nilang walang aswang bago kami sumakay ng tricycle. Kakaunting damit lang ang dala namin ni Jessa ng mga oras na yun. Nagmamadali na rin kasi talaga kami sa takot na masundan pa kami ng aswang. Si Tito Seryo naman ang nagmaneho ng tricycle. Nasa likuran niya ako habang si Jessa naman at si Manang Pilar ay nasa loob. Medyo mabagal ang takbo namin dahil maputik sa lugar na yun. Bagay na nakadagdag sa takot namin. Nang nasa kalagitnaan na kami, nagulat na lamang kaming lahat nang may batang humarang. Pagdapat ng ilaw sa kanya, kitang-kita kong si Ninyo pala iyon. Tito, iyon yung anak ng aswang. Sagasaan nyo! Aswang yan! Nanlilisik ang mga mata ni Ninyo. Baka sa mukha nito ang pagiging mabangis. Aswang ka palang bata ka! Talsik ka ngayon! Pinaharurot ni Tito Seryo ang tricycle. Nasa aktong masasagasaan na si Ninyo. Pero bigla na lamang itong lumundag. Nakailag siya sa amin. Pagtingin ko sa likuran, nakakapit na siya roon. Sige lang po, pandarin niyo lang. Ako nang bahala dito. Pilit na lumapit si Ninyo habang nakakapit sa likod. Nang dadakmain niya na si Jessa sa loob, hinubad ko na ang sapatos ko at binato ko sa mukha niya. Hoy Ninyo, ibabagsak talaga kita sa subject ko! Tumingin siya sa akin. Galit na galit ang mukha niya. Hindi na siya nakapagpigil. Lumundag na naman siya papalapit sa akin. Nakakapit siya sa bakal. Nadakma niya ang damit ko habang pilit akong kinakagata. Mabuti na lang, pinagsasampal ko siya ng isa ko pang sapatos na may takong. Wala ka ng galang ha! Ibabagsak kita sa values!
Wala na akong pakialam sa grado! Gusto ko ng laman! Laman gusto mo, ha? Lamanan ko kaya yung ngalangala mo! Hinambas ko uli siya ng sapato sa mukha. Natamaan siya sa mata, kaya tuluyan na siyang nalaglag. Pero gumabang naman siya na parang gagamba. Nagagawa niyang sabayan ang takbo namin. Tito, bilisin niyo po! Lintik na! Gumapag tong estudyante kong aswang eh! Sinagad na ni Tito Sernyo ang takbo, pero bigla na lamang kaming tumirik nang malapit na kami sa dalampasigan kung saan naruroon ang mga bangka. Ay malas! Buisit! Agad kaming bumaba at hinarangan namin si Jessa at Manang Pilar. Kinuha ni Mang Sernyo ang tubo sa gilid ng tricycle. Wala na kasing bala ang barilya. Oo, Ninyo ah! Teacher mo ako ah! Si Ma'am Jessa! Kumalma ka ha! Hindi gumalaw si Ninyo. Yun pala, may isa pang aswang na darating. Pagtingin namin sa gilid, lumabas doon ang isang babae. Nanay niya pala iyon. Tulad niya, pangit na rin ang mukha nito. Oh, bakit nandyan ang nanay mo? Di ko naman siya pinatatawag ah. James naman, huwag mo nang kausapin ang mga yan. Lalo lang silang maiinis sa'yo. Eh, wala naman tayong magagawa ngayon. Sira na yung tricycle. Nasa aktong gagapang na palapit sa amin ang mag-inang aswang. Pero mabuti na lang. Naglabas si Manang Pilar ng granada. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganun. Umalis ba kayo dyan? Hinagis ni Manang Pilar ang granada. Nagtakbuhan naman ang mag-inang aswang sa takot na maputukan sila. Takbo na! Binuhat ko si Jessa sa pagkabahalang baka duguin siya sa takbuhan. Sinamantala namin ang pagkakataon. Namangmang si Nandinyo sa granada habang tumatakbo. Napuna ni Tito Sernyo ang ginawa ni Manang Pilar. Hey, langya ka! Granada ba talaga yung hinagis mo? Hindi naman sumabog! Granada yun! Galing yun sa mga gamit mo! Ay, akala mo ba hindi ko alam na may mga ganon kang gamit? Eh, ang tanga mo! Hindi mo yata tinanggal ang pin! Makikialam ka na lang, hindi mo pa alam gamitin! Habang nagtatalo sila, natanaw namin ang dalampasigan na sakto namang may isang bangkero na paalis. Kuya, isakay mo kami. Pakiusap. Pupunta kami sa bayan. Tatanggi pa sana ang lalaki, pero nagulat siya nang may makitang may hawak na namang granada si Tita Pilar. Isasabay mo ba kami? O tatanggalan ko lang pin ito? Parang pusang natarantang kumilos ang lalaki. Mas lalo pa siyang nataranta nang sabihin naming hinahabol kami ng aswang. Paalis na kami nang makita namin si Ninyo at ang nanay niya na papalapit sa amin. Mabuti na lang, malakas ang makina ng bangka, kaya madali kaming nakaalis. Wala namang pakpak sila, di ba? Hindi nila tayo mahahabol. Nang makahinga na kami ng maluwag, hindi na rin nakasunod ang mag-ina. Buong akala namin, doon na nagtatapos ang lahat. Pero nagkakamali kami. Pagbaba namin sa kabilang isla, papunta ng bayan, nag-aabang na pala doon ang tatay ni Ninyo. Pagkakita pa lang ng bangkero sa aswang, pinaandar agad ang bangka at naiwan kami sa dalampasigan. Pambihira naman, ang bilis namang makarating ng isang to. Tumatawa-tawa pa ang aswang na yun. Pa! Ma, anong gagawin natin? Akong bahala. Tinanggal ni Tita Pilar ang pin ng granada. Kaso sa sobrang taranta, nabitiwan niya ang bomba. Bumagsak sa buhangin sa mismong harapan namin. Sira ulo! Buti na lang ay alerto ang utag. Sinipa ko ang granada palapit sa aswang. Nanlaki ang mata ng aswang.
hindi na siya nakaiwas pa nang sumabog ang granada sa harapan niya. Bulagta agad ang aswang habang kami naman ay halos mabingi. Gumalaw-galaw pa ang aswang noon pero naghihingalo na. Wala na kaming singayan na pagkakataon. Tumakbo na kami paalis doon. Nakarating po kami ng bayan at kinaumagahan, nag-impake na rin ako. Isinama ko sila pauwi ng Maynila para makaiwas kami sa natitira pang aswang. Pinaliwanag naman namin sa school head ang nangyari. Mabuti na lang, naniwala ang principal namin. Pagkatapos kasi ng pangyayaring yun, kumalat iyon sa buong school. Hindi na kami nakabalik ng school. Sa Maynila na kami nagtrabaho. Dito na rin ang anak si Jessa. Hindi na rin kami ginulo ng aswang at kahit kailan, hindi na rin bumalik sila Jessa sa probinsya nila dahil habang nabubuhay pa si Ninyo at ang ina niya, malalagay pa rin sa panganib si Jessa at ang lugar nila. Sa ngayon, maayos na ang buhay namin. Ako ang tumayong ama sa anak ni Jessa. Hindi na rin kasi siya pinanindigan ng boyfriend niya. Masaya ako ngayon dahil sa wakas, wala nang aswang na iisipin namin tuwing sasapit ang gabi.